Yan guys, for the mobile version, pwede nyo nang laruin itong Wizard. Pero same thing, kung PC naman ang gamit nyo, walang problema. Playable din, magagamit nyo dito. Pero don't worry, mamaya papakita ko sa inyo kung paano laruin. So, balik tayo sa mobile version yan. So, iba't ibang game mode yung pwede natin pagpiliin. Pero siguro sa playgrounds tayo mag-focus, alright? Welcome back sa Book Gaming! So guys, for this episode, magkakaroon na tayo ng update para dito kay Wizard. So previously, nagkaroon tayo ng content or overview dito sa Play to Earn na to. Pero for this episode guys, lalaroin na natin yung early access para kay Wizard. So maraming nagtatanong sa atin kung ano ba yung gameplay ni Wizard, ano ba yung mga potential earning nung bagong Play to Earn na to. So definitely guys, since early access yung lalaroin natin para kay Wizard, syempre limited pa yung mga earning potential niyan. Pero don't worry, marami naman siyang alternative ways kung paano kayo kikita. And then syempre, pag nandiyan na yung early access, no, sooner or later, lalabas na rin yung mismong mainnet sa Play to Earn na to. And be mindful guys ha, itong Play to Earn na to is 100% free to play din. Syempre, malalaro nyo to guys na wala pa kayong NFT, wala pa kayong pantalpak. Yun yung kagandahan dyan para at least magkaroon kayo ng idea kung okay ba sa inyo yung Play to Earn na to. Gamay nyo ba yung mga ganitong klaseng gameplay? Kasi yung mismong gameplay ni Wizard guys, katulad siya ng Gunbound Arm, Worm Armageddon, okay yung mga ganong klaseng laro, pero mamaya papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So, the game is also available gamit ang inyong mobile device, pati na rin ang PC nyo. So, wala kayong magiging problema kung anong gadget yung gagamitin nyo para magkaroon kayo ng earning dito kay Wizard. And guys, marami pa tayong info, papakita ko sa inyo. So, huwag kayong mag-i-skip sa content natin for today. Especially kung nag-aanap ka ng magagandang play to earn. Bakit itong play to earn? Para sa inyo na. So, ito yung main website ni Wizard. As mentioned guys, pwede nyo itong laruin gamit ang inyong mobile device, either Android or iOS. And syempre, pwede nyo rin gamitin yung inyong Microsoft or inyong desktop. Guys, itong website na to, previously, na-navigate na natin to. Okay, nakita na natin to. Pero siguro, sa mga newbies dyan, guys, free to play to. Pero yun nga, kung gusto mo ma-maximize yung earning potential, kailangan mo pa rin ng NFT. And guys, papakita ko din sa inyo yung mismong early access niya para at least makita natin. No? Guys, yung early access naman pag nilaro natin, for example, may mga NFTs ka na sa early access. Kung baga, pag lumabas na yung mainnet, makikarry over naman yun. Kung yung level, yung upgrade, lahat naman siya nakikarry over. Pero yun nga, pag early access, syempre, limited pa lang din yung mga play to earn system niya. No? So, magkakaroon din to ng land, which is yung digital asset. Ayan yung mga inaasahan natin. And syempre, yung token nila, yung SCRL token, meron din niyang burning mechanism. And to acquire that token, kailangan mong maglaro, okay, para ma-earn mo yan. And syempre, pwede mo rin gamitin yung mga exchanges. Especially kung gusto mo lang mag-hold ng token para dito kay Wizard. And then, yung NFTs na gagamitin natin dito is yung Wizard. At least, kailangan mo ng tatlong NFT para ma-fully maximize yung game na to. Pero actually, kahit isa lang pwede. Yun nga lang, minsan sa adventure mode, it will takes time, no, bago matapos yung isang setup stage. Para sa akin, medyo unfair yun kung isang NFT lang gagamitin mo. At least guys, no, kung talagang tatalpak kayo dito, tatlong NFT na yung kunin natin. As mentioned, magkakaroon siya ng digital asset. Yung ritual of summoning guys, dito kayo kukuha. Parang ito yung mismong egg, no, pagdating dito sa play to earn ito. Enhancement, as mentioned, pwede nyo rin ma-upgrade yung mga characters nyo dito. Okay? And then yung crossplay na tinatawag natin. So, yun nga, no, paulit-ulit natin binabanggit na kahit nasaan kayo, pwede nyong malaro itong game na to. And syempre, kung meron kayong desktop na pang Master Race, pwede nyo rin gamitin para dito kay Wizard. So guys, magkakaroon din nga pala ng tournament itong game na to. Okay, so yung tournament na yan coming soon na, definitely kasabay na na ilalabas yan pagdating sa mainnet. And then sa roadmap itself, pretty much straightforward naman. Good thing, wala naman masyadong naging delay sa previous pandemic. Actually, nasa pandemic pa rin tayo, pero yun nga, at least no, itong Wizard, updated naman sila in terms of roadmap. Guys, big project to, fully docs naman yung team nila. Okay, pwede nyong i-double check, marami pa yan, but nasa white paper, nasa Twitter nila, makikita nyo. And siguro, kung meron kayong mga ibang questions, katanungan, meron silang frequently asked question para at least pwede nyong ma-double check pa. Okay, so hindi na natin papatanggalin to guys. Pakita ko na sa inyo yung early access game.
So guys, ito yung pinaka-dashboard no, para kay Wizard. So definitely may sarili silang marketplace. Okay, dito syempre kung meron kayong mga NFTs na hindi nyo na kailangan or naghahanap pa lang kayo ng mga NFTs, pwede nyo na rin bilhin dito. So pwede kayong mag-buy and sell gamit yung sariling marketplace nila. So hindi siya third-party marketplace, which is para sa akin mas okay. And then kahit nasa early access pa yung play to earn, yung kanilang staking guys, available na rin dito sa application nila. So meron silang tinatawag na staking maps, which is pretty much straightforward naman. Makikita nyo rito kung ano yung mga lock niya. Pero again, for more details, lalo na yung mahilig mag-stake ng mga token, nasa white paper naman niya. Kasi in-depth yung nadudon sa white paper para malaman nyo yung full mechanics niya. Summoning Temple, as mentioned guys, dito kayo pwedeng kumuha no, ng NFT kung ayaw nyong bumili muna sa mga marketplace. So basically parang ano rin to eh, parang breeding system din. Okay, pero yun nga, may mga requirement bago kayong mag-summon ng NFT. Siguro kung baguhan ka pa lang, hindi ka muna dapat mag-focus no, dito sa summoning. No? So, kailangan mo lang at least no, ng mga basic NFT mo. So, ito yung my wizard. If meron na tayong NFT na nabili, pero don't worry, kahit wala ka pa namang NFT, pwede mo namang laruin ng free itong play to earn na to. And then yung my land, digital asset na pwede natin gamitin. Pakita ko lang sa inyo. Pero yun nga, wala pa rin naman tayong land. And hindi pa rin naman available yung land nila. And then bottomless bags, pakita ko lang sa inyo. So definitely yung mga items, NFT na makukuha natin, pwede nyong i-double check dito sa bottomless bag. Okay? So, ito yung main dashboard para dito kay Wizard. So, click lang natin tong play button. Guys, dito meron tayong 4 game mode. Meron tayong quick play, play with friends, tutorial, and syempre, playground. And be mindful guys ha, nasa early access stage tong ginagamit natin. So, definitely, pag lumabas na yung mainnet version nito, magkakaroon pa to ng madaming update. And syempre, since early access version tong nilalaro natin, meron tong limited, okay? Limited yung play to earn system niya. Okay, nasa early access pa lang tayo, be mindful with that. Although limited yung play to earn nito, mas maganda rito kasi nandiyan pa rin naman yung mga staking natin, marketplace, and breeding system. So, kumbaga, meron pa rin tayong ways para mag-earning sa Wizard at this very moment. Okay, so click lang muna natin tong playground mode, click natin tong choose. Guys, ito yung mga free character na pwede natin gamitin. Again, yung Wizard guys, 100% free to play tong game na to. Okay guys, ha, free to play yan. And then tong mga free character na yan, for example, ito yung main character na pwede natin gamitin, which is pwede nating baguhin. Okay, nandito lahat ng libreng character. For example, itong mga naka-highlight na color yellow na yan, ito yung mga character na napili na natin. Sa bandang taas, meron ditong free since wala naman akong NFT na ginagamit. Pero kung may NFT ka, clickable to, pwede mong baguhin. Or pag nakaklik naman yung all, lahat ng NFT and free character mo, sama-sama na sila. So, check lang natin ang ating mga free character. So, ito yung character guys natin. Nakikita natin yung medyo wacky yung detail ng graphics niya. Kumbaga cartoony. Okay, ayun talaga yung gusto nilang gawin dito sa Wizard. By the way guys, ha, yung mismong game engine na ginamit dito is Unity. Itong nasa gitna is yung mismong skill set mo. May mga kanya-kanyang category itong spells na to, which is, pag nilaro na natin, dapat medyo makabisado mo rin kasi magiging vital to. Lalo na pag lumabas na yung tournament mode in the future sa play to earn na to. So siguro pag lumabas na yung mainnet, magiging available yung tournament, which is syempre yung earning potential nun mas mataas. Okay, and then yung mga characters dito and NFTs, may mga kanya-kanyang element. For this one, water element siya. Nandito yung health, power, willpower, mana, spirit, and syempre yung luck. Guys, pwede kang pumili kung ano yung gusto mo dito. For example, dalawa yung element nito, water and fire, why not? Okay? Depende yan sa magiging combination mo, depende yan sa magiging skills ng character mo. Kasi before, no, itong tomato bomb na to, ito yung paborito ko dyan. Ayan, baked potato pala, tomato saloy. Yung baked potato na yan, ito yung paborito kong skills kasi massive damage siya and then AOE pa. Okay, malaking bagay yan. Pero sige, subukan nga natin, choose natin to. Yan, so pinalitan ko yung character ko. So ito yung free version na ginagamit natin. So guys, again, ang ginagamit ko dito sa play to earn natin ngayon is yung Windows natin or yung PC. Pero pwede nyong laruin to gamit yung mobile device nyo. Ngayon, right now, downloadable na siya sa Android. Pakita ko lang sa inyo guys. Yan guys, for the mobile version, pwede nyo nang laruin itong Wizard. Pero same thing, kung PC naman ang gamit nyo, walang problema,
playable din, magagamit niya dito. Pero don't worry, mamaya papakita ko sa inyo kung paano na rin. So, balik tayo sa mobile version yan. So, iba't ibang game mode yung pwede natin pagpiliin. Pero siguro sa playgrounds tayo mag-focus, alright? So, balik tayo guys, no? Nasa quick play tayo. So, okay na ako dito. Click na lang natin tong play button. So guys, ito yung character natin. So, inabigate natin yung mapa by using right click. Nasa na ba yung mga malulupit na kalaban natin? So, ito yung mga kalaban natin. Nasa kabilang side. As mentioned guys, yung mismong gameplay niya, parang Worms are Magidon. Or, yung pinakasikat before, no? Yung Gunbound. So, kalaban ba natin to? Yay, kalaban niya. So, ito yung skill natin. Ito muna, yung normal skill lang. Okay, sana tumama. Oop. Yan. So, enemy turn na. So, okay na ako dyan. Click lang natin to. So, sila naman ang itira, no? So, nagpass siya. So, ito naman tayo. So, kailangan guys, medyo marunong kayo rin mag-set up ng mga karakter mo. So, be tactic. Magkakaroon yan ng tactics. And, yun nga guys, ha? Yung mga skills natin, depende yan sa combo natin. For example, itong special. Pero, masusunod na natin gamitin niya. Ayokong gamitin niya. Ito na lang. So, magbabuffs lang muna ako, no? Yan. Okay na ako dyan. Ito kasi AO ito eh. No? Ayan, no? Kailangan nakadikit ka. Pero okay lang yan. At least, di ba? Nakikita niyo yung mga skill set ng ano natin. Yung mga opponent natin. So, tayo na. So, playground lang natin muna para magkaroon lang kayo ng idea, no? Kasi guys, yung sa mobile device version, yung pinaka-available lang din is yung playground mode. Ewan ko kung nakita nyo, no? Pero anyway. Yan. So, ito, lightning. Ito kaganda. Pwede muna natin i-set up, no? Yung mga skills natin. And then, yung malalakas kasi na skills, guys, hindi mo pa pwede kagad gamitin yan, no? Ito yung, ano, yung potato ba yun? O, no? Potato. Yan, subukan natin. Pangbagsak tayo ng potato. Yan, ang potato natin. Uy, pati ako tinamaan. So, and identify din natin konti. So, nakalak na yung mga skills natin. So, definitely, kailangan na natin i-end yan, no? Yan. So, sila naman. So, tayo naman. Ito. Wait nga, subukan natin kung haabot dito. Eh, medyo hindi ko kabisado tong ano, guys, ha. Water na to. Medyo support yung mga skill niya. Hindi kasi natin binasa. So, guys, again, if tatalpa kayo dito, bibili kayo ng NFT, gusto nyo seresoin, make sure yung bibili nyo yung character is magkakaroon kayo ng awareness. Mukhang nilagyan ko pa sila ng shield, bro. Ay, hindi naman. Tinatamaan pa rin naman. So, mukhang combo lang siya, no? Kailangan alam nyo yung mga skills, guys, ng mga bibili nyo. Okay, syempre, maghahanap ka ng magandang combination, maghahanap ka ng magandang meta, okay, para malaro mo, no? And then, syempre, ma-fully maximize mo yung mga skills ng character mo. Mahirap kasi pag wala kang plano sa game na to, medyo magiging alanganin yung dating mo, no? Ayun nga, nilagyan ko ng shield, no? Galing ko talaga. Diba? Nilagyan natin ng shield yung kalaban. Ito yung duration pa niya. Di wow. So, talagang support lang talaga to. Okay, so, support. Ayan. So, sa character natin na to, hindi ko gusto yung setup natin. So, baguhin natin, no? Kasi masyadong parang medyo, yun nga, mas maganda pa rin yung paloop na tira kaysa dun sa, ano, galing sa taas. Pero, syempre, mas malaking damage nun. Pero, hanap tayo ng ibang setup. So, mag-setup muna tayo ng character natin. So, pili tayo. So, this time, gagalingan na natin yung pag-setup. So, aalisin ko to. Nasaan na ba yun? Itong support, alisin natin. Nasaan na ba siya? Ito. No, papalitan natin to ng... ito maganda to. Ito yung S. Siguro ito na lang. Then, great alert explosive. Ito, sige. Just, no. Yan. And then, ito, hindi ko feel yung special niya in terms of damage, no? So, pili tayo ng mga... Ah, ito. Mukhang malakas. May isang ref. Okay. So, pero... Okay, sige. Parang pareha sila ng SS. Pero, nagkaiba sila dito sa... ano? Sa baba, no? So, play natin. Yan. So, nasa nakapwesto yung kalaban natin. So, muna... ito kasi since paloop yung tira niya, pwede natin siyang itira ng ganyan lang. Basic target lang, pwedeng pataas, pwedeng pababa. So mas madali. Oh, sabihin ko sana mas madaling patamain, hindi naman tumama. So teleport tayo.
Yan, tutukan na natin siya. Okay. Yan. So guys, ganyan, pag bago ka pala naglalaro nito, mas maganda mag-playground ka muna, ha, para makuha niyo yung pattern ng game na to. So kalaban din yung nandito. So paano malalaman yung kalaban? Yung sa'yo kulay green, sa kanila medyo orange, no? So bagsakan natin ito ng icicle. Ayan, maganda kasi yung icicle, parang yung sa Gunbound, para siyang bungee, no? Bumabaon yung attack niya. So end na natin yan. Ito yung kalaban, no? So ito yung isa. Gusto ko ito kasi parang malakas yung ito. Ginamit ko before nung beta test. Tagusin natin dito natin. Oh, 'di ba? Malakas 'yan. Para siyang ray gun ni Eugene. So, ayan, laruin natin lang. Ayan tayo na ulit. So, wala pa yung puti. Uy! So, palipadin lang natin. Press mo lang yung W, lilipad ng mataas yan. Ayan. Parang jump niya na rin yan. No? Yun lang. Pag, yan o, nakovera na naman sila. Tapos yung may atakan na parang yung icicle natin, magiging problema yun, no? So, kailangan medyo, yan, ayusin natin. So, mas medyo mas okay na yung combo natin, guys, ha? Mas gusto ko yung set ng team na to. So, siguro, syempre, depende pa rin, no, sa magiging meta. Pero ngayon, okay naman ako dito sa magiging combination natin, no? Yan. So, atakihin lang natin ang atakihin yan. Ganitong klaseng game. And then syempre, experience nyo muna, kasi free to play naman siya. Laruin nyo muna kung okay ba sa inyo yung mechanics, nagagandahan ba talaga kayo sa laro. Okay, para at least pag tinalpakan nyo na, diba, makikita nyo yung difference talaga pag ikaw yung naglaro. Kasi ako, naglalaro ako ngayon, nakikita ko naman okay siya. And then syempre, lagi naman constant yung update. And then in terms of play to earn naman, 'di ba, madaming games na hindi naman ganoon ka-catchy yung mga laro, 'di ba? Pero ito medyo okay naman siya. Talagang nai-enjoy ka naman yung mismong game niya. Para sa akin yun, yung importante is yung nai-enjoy mo yung game na nilalaro mo. So talunin na natin 'to. So nasaan na ako? Hindi, ito muna. Ah, hindi, gamitin natin 'tong SS natin. Ah, hindi, so lalapit tayo. 'Yon, so parang kamikaze siya. So gamitin natin. Boop! Oh, yun, di ba? Lakas ng SS natin. Yun, maganda. May teleport ako. Hanggang saan ba yung teleport natin? Buong map yata itong teleport na ito. Solid pala ito. Solid itong teleport. Teleport! Oh, di ba? Parang si Madara. Ayan. Tapusin lang natin ito, guys. And here we go. And that's it. Diba? Literally, continue, click natin. So, mas okay sa akin yung naging setup natin for that particular combination, no? Kaysa yung kanina, medyo sablay, no? So, yun. Click natin ulit. So, ayun guys. Nakita natin yung basic gameplay, basic concept para dito kay Wizard. So, definitely, magkakaroon ako ng follow-up video rito. And then, syempre, siguro lagyan na rin natin ng mga pasabog do yung second content natin. So, make sure na nakasubscribe kayo dito sa Buhok Gaming Channel. Nakafollow na rin kayo sa Facebook page natin. Kasi doon tayo nag-a-announce ng mga Ayuda Airdrops giveaway. So, kung magpa-follow kayo doon, malaking bagay. Especially, kung wala ka pang pantalpak, pag wala ka pang pampuhunan. Kasi guys, tuloy-tuloy yung bigayan sa mga social platform natin dito sa Buhok Gaming Channel. And about dito naman kay Wizard, ako mismo, nilalaro ko tong game na to kasi nai-enjoy ko siya. Okay, hindi siya yung typical na play to earn na palo-palo lang. Ito talaga, games talaga, meron kang character, meron siyang character development, mapapalevel mo yung character mo, nandiyan yung adventure, nandiyan yung action. So, kung sa akin, di ba, forget about play to earn, no? May enjoy ko siya. And then, siguro, bonus na lang, nandiyan yung play to earn potential na. Siguro, yun yung mga bagay din na dapat nyong i-consider. Pero, anyway, bago ka pa rin tumalpa kung bibili ka ng NFT, make sure na i-double, triple check mo pa rin palagi. Okay? So, always remember, Buhok Gaming, love you all. See you again in my next video. Salamat! Mwah!